Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga din po sa mga nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan. Tayo mag-umpisa ng ating Sunday School service at umpisan po natin sa pag-aawit. Let's all stand up and let's sing on hymn number 152, 'Tis So Sweet to Trust in Jesus. On the first hand, shout again and now sing, 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the same, the Lord chorus. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove and o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Oh, second. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me need the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove and o'er, Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Oh, yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and sin to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Last, I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, or for grace to trust Him more. Amen. Tawagin po natin ang ating tagapagsalita ngayon, umaga, Preacher Jomar. Morning po sa bawat isa. Muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Naniniyakan ko po kayong lahat. Napag-aralan po li ang salita ng ating Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay patungkol po sa karunungan ng ating Panginoong Jesucristo. Karunungan ng Holy Trinity. Karunungan po ng ating Diyos. Ngunit bago po ang lahat, nanyahan ko po na tayo tumayo at buksan po natin. Kaya pa ba? Nasaan na ba yung mouse? Ayan, ay sorry. Pakibalik. Buksan po natin in Proverbs chapter 8, verse number 22 to 31. Proverbs chapter 8, verse number 22 to verse number 31. Nayaan niyo pong basahin natin lahat. Tumayo po tayo. At basahin po natin in Proverbs chapter 8, verse number 22 to verse number 31. Sundan niyo po ng inyong mga mata. Diyan na po kayo, say amen. Proverbs 8:22, the Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning or over the earth was. Where there were no depths, I was brought forth,
when there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth, while as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the depth, when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep, when he gave to the sea his decree that the water should not pass his commandment, when he appointed the foundations of the earth, when I was by him, as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in the habitable part of this earth, and my delights were with the sons of men. Now therefore hearken unto me, O ye children, for blessed are they that keep my ways. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa umaga na magbibigay sa amin. Lord, as we have your word, as we have our lesson from you this morning, ingatan niyo po kami. Nawa po ay bigyan niyo po kami ng malinis na pag-iisip hanggang tumanggap ng mga katotohanan sa inyo. Ang banal na Espiritu po ang siyang gumabay sa amin pag-aral ngayong umaga at i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung nung nakaraan, maaari na po tayo nakaupo. Kung nung nakaraan po ay pinag-aralan po natin ang ano po, sino po nakakaalala ng pinag-aralan natin last week? It's all about the strength of God. God's strength. The omnipotence of God. God is omnipotent. Ngayon naman po, ang pag-aaralan natin is all about God is all-wise or the omniscience of God. So, yung word na sapient, omni, kasi space or dash, omni, yung word na sapient, wise, no? Pag sinabi mong omni, all, kaya God is all-wise. Napakatalino ng ating Panginoon. Now, makikita po natin dito sa Proverbs chapter 8, verse number 22 to verse number 31, ang nagsasalita po dito ay yung wisdom. It doesn't mean that this is another entity of God, no? Na there is Trinity and there is wisdom na merong parang another God, no? So, we know Proverbs as a wisdom books. So, from verse number 22 to verse number 31, ang nagsasalita po dito o ang ipinapakita dito yung karunungan ng ating Panginoon. Yung kanyang wisdom that before the foundation of everything, naroon na yung karunungan ng ating Panginoon. Now, because God is omniscient, omni, all, scient, know, because God knows everything, He knows all. Alam niya lahat ng bagay. And because He is all-wise or omniscient, He knows what is best. Anong pinagkaiba nun? Alam ng Diyos lahat ng bagay, hindi lang doon nagtatapos. At alam ng Diyos kung ano yung pinakamaganda, pinakamabuti, pinakamaayos, pinaka-the best. Okay? Compared to us humans, tayong mga tao, kapag iyahin tulad mo ang karunungan natin sa karunungan na meron ang Diyos, tayo, pwedeng mataas ang IQ mo. Ilan ba IQ mo? Alam nyo ba IQ nyo? Pwedeng marami kang alam. Pero hindi ibig sabihin, yung alam mo ay nakakabuti sa'yo. Kaya nga, segue tayo ng konti. Balikan mo yung Genesis chapter 1, 2, 3, when God created Adam and Eve, hindi lahat ng kaalaman ay mabuti. No? Kaya nung kinain nila yung pinagbabawal na prutas, nalaman nila kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Salungat sa Panginoon, tayong mga tao, pwedeng marami kang alam, pero yung alam mo ay hindi nakakabuti sa'yo. Hindi nakakatulong sa'yo. Hindi mo alam kung ano yung tama. Makikita natin yan sa mga taong mararaming alam o matatalino. Marami silang na-achieve. Pero it doesn't mean no, nagagamit nila yung kanilang kaalaman
sa mas nakakabuti sa kanila. Minsan nga, kapag may mga tao, katulad ng pinag-aralan natin nung mga nakaraan na nakaraan, magaling sila, matalino sila, pero sila din yung matataas yung tinatawag nating high risk. Matataas yung high risk. Mataas yung risk. Okay? Na sila ay magpakamatay. Okay? Hindi katulad ng ating Panginoon, kahit alam niya lahat ng bagay, alam niya din kung ano yung nakakabuti sa lahat ng bagay. For example, yung may-ari ng SpaceX, kilala nyo ba yon? Si Elon Musk, ang talino nun. Grabe talino nun, pagpakinggan mo siya magsalita. Pero yung talino niya, yung alam niya, ang gusto niya, magkaroon ng civilization sa Mars. Di ba? Mas nakakabuti ba yon? Gaano million, how many million of dollars they spent just to build the rocket, samantalang marami pa rin homeless sa Amerika, o marami pa rin, ba yung gobyerno, gumagastos sila ng maraming pera para lang magkaroon ng civilization or ng, alam mo yun, ng citizenship, makapagpapunta ng tao doon. They don't even know, they know how to build rockets, but their knowledge, okay, hindi enough para kung ano yung best para sa kanila. Now, knowledge deals with facts, while wisdom deals with methods. Kaya nga, knowledge is just a knowledge, just know it, but kapag hindi mo i-apply, you don't have enough wisdom to apply it. Hindi mo yung paano mo yun gagamitin. Kaya nga meron tayong tinatawag na pedagogy, 'di ba? For example, maraming mga tao marugagaling silang tumugtog ng anumang instrumento. Pero hindi nila alam 'yon ituro. Kaya meron tinatawag na pedagogy. The way how will you teach your skills, no? So, maraming tao, alam nila yung katotohanan, alam nila kung ano yung tama, pero hindi nila yun ginagawa. Hindi nila alam kung paano yung pamamaraan, paano ito gamitin. Knowledge is knowing the what. It answers the question what. While wisdom is knowing the why, bakit, and how. Okay, alam mo, pero alam mo ba kung bakit? At alam mo ba kung paano? Si Lord, hindi niya alam lang alam kung ano yung ano, diba? Hindi niya lang alam yung kwan. Hindi niya lang alam yung kwan. Pero alam niya din yung kung bakit at kung paano ito magaganap. God's wisdom and strength. Now, last week we study about the strength of God. When we say strength, the ability. Not just the ability, but a mighty to do it. God's wisdom and strength, knowing it and ability to do it mightily, are often tied together in the Bible. That's why in the book of Job it says, He is wise in heart and mighty in strength, who hath hardened himself against him and hath prospered. Sino po ang lalaban sa kanya at magpa-prosper? Wala po, sapagkat napakatalino ng Panginoon at napakalakas ng ating Panginoong Diyos. Wisdom is insight into the true nature of things. Now, pag-aralan na po natin yung tinatawag nating paano ang Panginoong Diyos. What is the description of God is all wise? No? Alam ng Diyos lahat ng bagay na, and He know what is what, why, and how. He is all wise. Unang-unang makikita natin, the wisdom of God is exclusive. What is, ano ang kabaliktaran ng exclusive, inclusive? Pag sinabi mo exclusive, alone, siya lang, eto lang, yun lang. In Romans chapter 16, verse numbers 27, God is wisdom. He is wisdom. Ano, no? Minsan may mababasa kayong mga posts when they describe God, sinasabi, God is love, and love is God. Magkaiba na yon pag binaliktad mo na.
Ibig sabihin, pag meron kang pag-ibig, yung pag-ibig mo, Diyos din yun. Mali na yun. No? Dito naman, He is wisdom or God is wisdom. Pero hindi mo pwedeng sabihin, wisdom is God. Kasi pag may wisdom at tamang tao, yung wisdom niya pala ay Panginoon din yun. So, kailangan sambay. Magkaiba na yun, ano? Pero pwede mong baliktarin rin to, wisdom He is. Tama ba? Wisdom is He or wisdom He is. So, He is wisdom. Romans chapter 16, verse number 27. If you have your Bible, it says there, to God only wise. Diba? To God only wise be glory through Jesus Christ forever and amen. In verse 17 of chapter 1 ng 1 Timothy, it says there, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, the only wise God, be glory and the honor and glory forever and ever. Amen. Yun, kinanta. Kinanta. The only wise God. In Jude 25, the Bible says, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. So, walang duda na napakatalino ng Panginoon. Alam niya lahat at alam niya kung ano yung tama, ano yung the best. Jeremiah chapter 10, verse number 7, who would not fear thee, O King of Nations? Oy, kayong mga hari ng bansa, sino ang hindi mapatakot sa kanya? For to thee that it pertain, for as much as among all the wise men of the nations and in all their kingdoms, there is none like unto thee. Pag samasamahin mo lahat ng karunungan ng mga hari at ng karunungan ng lahat ng bansa, compared mo sa karunungan ng Panginoon, wala pong kwenta, mga kapatid. Now, not only that God is wisdom, He is wisdom, He is the source of wisdom. Siya po ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. In Daniel chapter 2, verse number 20 to verse number 22, Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. And He changeth the times and the seasons. Binabago-bago niya, siya yung nagbabago-bago ng oras, ng kapanahunan. He removeth kings, siya yung nagtatanggal ng hari, and setteth up kings, at naglalagay ng hari. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. Nagbibigay siya ng karunungan, ng kaalaman sa mga nakakaunawa. Kita nyo, napakatalino ng Panginoon. Siya yung nagseset ng kings. Siya na yung nagtatanggal ng kings. Siya na yung nagtatalaga ng presidente. Siya yung nagtatanggal ng presidente. Kaya kung sino man yung iboboto natin sa eleksyon, tandaan natin, allowed yan ng Panginoon. Siya po ang naglagay. And our duty is to obey. Proverbs chapter 2, verse number 6, for the Lord giveth wisdom. Nagbibigay siya ng karunungan. Out of His mouth cometh knowledge and understanding. Siya po yung pinagmumulan ng karunungan. Ikalawang description po ng karunungan ng Panginoon, the wisdom of God is endless. Walang katapusan. You have your Bible, look with me in Revelation 7, verse 12. Saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our glory forever and ever. Ang karunungan ng Panginoon magpagsimula at sa walang hanggan. Hindi po natatapos, hindi po siya nauubusan ng karunungan. Hindi niya po kailangan ng ating counsel kung ano ang kanyang gagawin. Kaya nga, dun sa may behold our God, diba? Who can teach the one who knows all things? Sino ang magtuturo sa kanya na alam lahat ng bagay? No one, mga kapatid. Because the wisdom of God is endless. No end. Another description of the wisdom of God is not just it is exclusive to Him and endless, but also the wisdom of God is exalted. That's the keyword, exalted.
In 1 Corinthians chapter 18 to verse number 25, pero mag-focus tayo sa verse number 21. For after the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased by God the foolishness of preaching to save them that believe. Diba? Yung foolishness of preaching, though ang karunungan ng mundo ay kamangmangan sa Diyos. That's why it highlights the wisdom of God. It exalted, itinataas ang karunungan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay matalino sa lahat, inalalapat niya ang kanyang kaalaman sa paraang pinakamasusay na paraan at ginagamit upang makamit ang pinakamataas na layunin at sa gayon ay magdadala sa Diyos ng pinakamataas na kalalahatian. Kahit gumamit ang Panginoon ng napakaliit na bagay compared sa ginagamit ng mundo na napakagaling at napakalaking bagay, dahil sa karunungan ng Panginoon, matagagapi ng maliit ang malalaki, nang hindi matatalino ang mga matatalino, maitataas po ang karunungan ng ating Panginoong Diyos. Another description of God, the wisdom of God is, the wisdom of God is evidence or evident. Talagang no doubt, a shadow of doubt, hindi natin mapagdududahan yung karunungan ng ating Panginoon. Let's take a look at the four demonstration of God's wisdom. We can see that in the creation. Makikita natin yan sa paglalang niya, sa kanyang sanlikha. The heavens declare the glory of God and the firmament show it his handiwork. Day after day, utter its speech and night unto night, show it wisdom. In Psalms 136:2, verse number 5, it says there, to him that by wisdom made the heavens for his mercy endureth forever. You see, the word heaven, there is plural because in the Bible, there is merong tatlong uri ng langit. The first heaven in the sky, the second heaven where we call the universe, and the third heaven is the abode of God. By his wisdom, God made it all. In Proverbs chapter 3, verse 19 to verse number 20, the Lord by his wisdom hath founded the earth. Nilalang niya ang lahat, planet earth. By understanding hath he established the heavens. By his knowledge the depths are broken up and the clouds drown down the dew. Jeremiah chapter 10 verse 12, he hath made the earth by his power. He hath established the world by his wisdom and hath stretched out the heavens by his discretion. Kaya anong ginawa ang Diyos ang mundo? It is from out of nothing. Parang sa kawalan. Anong ibig sabihin nun? Hindi katulad ng tao, kailangan natin ng basihan. Kailangan natin ng kopyahan. Kailangan natin ng paggagayahan. That's why there is no such thing as new under the sun. Because yung sinasabi nilang, ay, bagong outfit, bagong design ng bahay, bagong kanto. No! There's no such thing as new under the heaven. Lahat na tayo, may pinagayahan tayo. Lahat ng ating obra maestra, meron tayong paggagayahan. Pero ang Diyos, nung ginawa niya, nilalang niya ang langit at lupa, it is out of nothing. From out of nothing, ex nihilo, wala siyang pinagayahan. Okay? Kasi, wala namang ibang Diyos kundi siya lang. Wala siyang kukopyahan. Okay? Wala siyang pinagkunan ng idea. It is by his wisdom, kinreate niya ang mundo. Kinreate niya ang Milky Way. Kinreate niya ang lahat ng bagay. Ayan po yung demonstration, pagpapakita ng karunungan ng Panginoon. Just look at the stars, look at the heaven, look at the moon, look at the sun, the mountain, look at the painting, di ba? Look at everything. By his wisdom, God created it all. Number two, ano pa yung ebidensya ng karunungan ng Panginoon, hindi lang sa kanyang sanilikha, kundi sa tinatawag nating, ano bang Tagalog nun? Pag-control,
pagmamanyubra o pag kilos, paggawa, no? Pagkontrol niya sa lahat ng bagay. In Job chapter 12, verse number 12 to 16, it says here, "With the ancient is wisdom, and in length of days understanding. With him is wisdom and strength, and he hath counsel and understanding. Behold, he breaketh down, siya ay nagbe-break, and it cannot build again." Pag siya ay nagsira, no one can build it again. "He shutteth up a mound, and there could be no opening. Behold, he withholdeth the waters, and they dry up. Also he sendeth them out, and they overturn the earth. With him is strength and wisdom, and deceive the deceiver are his." Now, kaya nga, if you believe in what we call, di ba meron silang tinatawag na Project 2030? Have you ever heard that? Project 2030. Teachers, dapat alam nyo to. Sa ano, sa GMA News, di ba? 2030 ba o 2035? Basta ganon. Kaya merong isang senator aspirant, kaibigan ko yun sa cosplaying dati, si David Angelo. Isa siya sa mga, hindi ako nagkakandidato, sinabi ko lang. Yung kanyang mga platforma ay alagaan ang green earth. Kasi by 2030, kapag hindi na control na hindi natin pinangalagaan ng mundo, masisira at masisira yung temperatura, yung init, hindi kakayanin ng tao, mamamatay tayong lahat. It's good, but in a Christian perspective, di ba? Bago mangyari yon, o anumang kadaleche-leche yung mangyari dito sa mundo, kukunin na tayo ng Panginoon. Amen? So, pero pangalagaan na pa rin natin ng mundo. So, if you believe in such thing as climate change, kayo na po bahala doon. But again, God controls everything. Another evidence is God. The evidence. Okay, wala na. Ayan, alright. The cross of Christ. Yan. Ang cross ng ating Panginoong Jesucristo. Because God is all-knowing, alam niya lahat ng bagay, alam niya lahat ng mangyayari. Bago niya lakihan si Adan at si Eva, bago niya lakihan ng mundo, bago siya magsabi ng, "In the beginning God created in the heaven and the earth," in verse number 3, "And God said, let there be light, and there was light." Bago niya sabihin yon, alam niya na ang tao ay magkakasala. At ang kasalanan ay maghahantong sa kamatayan. Okay? And the just demands of God's law would have to be satisfied. Kailangan ang kasalanan ay mapagbayaran. Kaya dahil napakatalino ng Panginoon, no? Pinlano niya na kung paano maliligtas ang tao. That's why nung ano, 'di ba, yung tipong para nanonood si Lord kung anong gagawin ni Adan tsaka ni Eva, hindi siya nadidepress. Ala, wag 'yung kainin, wag. 'Di ba parang ito pag nanonood ka ng K-drama, diba parang, hindi ganun si Lord. Alam niya na yung mangyayari. Kaya nagplano na siya kung paano niya ililigtas ang sangkatauhan sa pamamagitan po ng krus ng ating Panginoon Jesucristo, na sa lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. My friend, tanungin mo sarili mo, alam mo na ba kapag namatay ka, saan ka pupunta? Huwag ka na mag-isip. Kasi ang sabi ng Bible, sa impyerno ka mapupunta. Walang duda dyan. Pero mahal ka ng Diyos. Kapag tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo bilang Diyos at sarili niyong tagapagligtas, na maniwala sa Kanya, sa Kanyang katauhan at yung Kanyang ginawa, ang sabi ng Biblia, hindi ka na mapapahama kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bilis ng oras talaga. Number 4, ano pa yung ebidensya ng karunungan ng Panginoon? The Church of God, in Ephesians chapter 3, verse number 10, "To the intent that now after the principalities and powers in heavenly places might be known by the Church the manifold wisdom of God." Imagine yung mga propeta, mga pare, nung panahon ng Old Testament, hindi nila nakita yung
Di ba, may isang bundok na isang bundok, the mountain, two peaks of prophecy. Siyempre, pag may isang bundok, merong valley yan, merong bangin yan, at andun yung simbahan. Sa atin, ni-reveal yung mga bagay na hindi ni-reveal sa mga Old Testament prophets. At tayo, as a Church of God, tandaan natin, ano? We believe na hindi ibig sabihin ng isang tao, tumanggap na sa Panginoon sa Kristo, ay kasapi na sa Church of God. We believe in saved, baptized membership. Bago ka maging kasapi ng isang iglesia, kailangan mo muna magpabautismo. Okay? Kailangan mo muna magpabautismo. If you are saved, you belong to the family of God. But it doesn't mean you are belong to the Church of God. Mabibulong ka lang sa Church of God kapag isang tao ay nagpabautismo na. Now, we as a Church of God, locally in this area, no, na-reveal sa atin yung mystery. Tayo yung mystery na sinasabi ni Apostle Pablo na hindi makita ng mga propeta. At nauunawaan natin yung mga hindi nauunawaan ng Hudyo. Ang mga Hudyo, napakatalino nilang mga tao. Diba sabi nga, sila daw yung nakaka-invento ngayon ng i-spray lang yung gamot sa COVID. Diba ang tatalino nila? Pero hindi nila tinatanggap si Jesus Christ. Tayo, tinanggap natin si Jesus Christ. Now, ito po yung ating outline. Pinag-aralan natin, the wisdom of God is exclusive to Him. It is endless, it is exalted, and we give some evidence of His wisdom. Now, what's the point? What's the point of knowing that God is all-wise? God knows everything. God knows what is best. Now, let us internalize or let's have some practical application of God's wisdom. Ano naman sa ating ito bilang anak ng Diyos? Now, knowing that God is wise, we should trust His wisdom. In Romans chapter 8, verse number 28, and we know that all things work together for good to them that love God. You don't understand what happened in you. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Hindi mo alam bakit ganyan yung buhay mo. Broken family ka. Nag-divorce nanay tatay mo. Nag-anal. O anumang mga bagay. Mga kapatid, all things work together for good. God knows what is best for you. You need to trust His wisdom. Kaya nga, merong kanta, di ba? Akala mo walang care sa iyo ang Panginoon. Akala mo wala siyang alam. Hindi niya alam kung ano 'yung nararanasan mo. But if it matters to you, it matters to the Master. Amen. So 'yung kantahin ko, wag na, wala na tayong oras. Special number na lang ni Jen mamaya. Amen. If it matters to you, it matters to the Master. If you can't, 'di ba? God is too wise to be mistaken. Napakatalino ng Panginoon para magkamali. God is too good to be unkind. So, when you can't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart, because God is all wise. Remember, He knows best. God knows what is best for you. Kaya kapag ikaw, iniwanan ka ng mahal mo sa buhay, sumama sa iba, hindi siya para sa'yo. Alam ng Panginoon kung sino yung the best para sa'yo. Amen, naniniwala ka dyan? Kaya, sabi nga ni Preacher Raymond kagabi, pag wala na, wala na. Amen? So, ganun mga kapatid ha. God knows what is best for you. Number two, bilisan natin to. We should desire His wisdom. Alamin natin o i-desire natin, hanap-hanapin natin yung karunungan ng ating Panginoon. Time doesn't allow us to read those verses, but letter A, wisdom comes to those who fear God. The fear of the Lord is the beginning of, but fools despise wisdom and instruction. Gusto mong magkaroon ng dunong na nagmumula sa Panginoon, matakot ka sa Panginoon, galangin mo ang Panginoon, kilalanin mo ang Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon. Ikalawa, wisdom comes to those who are humble before God. Manikluhod ka sa Panginoon, magpakambuba ka sa Panginoon, huwag kang mayabang, sapagkat yung mga mayayabang, binababayan ng Panginoon. Di ba? Hindi ka pa nga sumasahod, gusto mo na ng magandang motor, ano, para sa yabang? No, huwag niyo akong lukuhin. Dumaan din ako sa kabataan. Saan mo kukunin yung pambili mo ng motor? Yabang lang yan. Bababa ka ng Panginoon pag mayabang ka. Tama na yung mayroon kang NMAX, okay na yun. Nagpapagasolina ka sa Shell ng 56 full tank, okay na yun. Huwag ka nang maghanap ng tigpo 400cc.
Kaso, wag kayong magmahal ng naka, ano yun, yung Honda Click. Hindi kasi, ano yun, mabilis yun, baka maaksidente kayo. Next, wisdom comes to those who seek godly advice. Kaya pag naguguluhan ka, huwag ka lumapit sa mga radio station. Huwag ka lumapit kay Tulpo. Huwag ka lumapit kung kani-kanino. Lumapit ka sa mga anak ng Diyos. Amen. Sa man of God, sa pastor, sa teacher ng Biblia. Hindi kung kani-kanino ka lumapit. Lumapit ka dun sa alam mong magbibigay sa'yo ng magandang advice. Hindi yung sasabihin sa'yo, alam mo, ang kailangan mo ay isang red horse pampatibay ng loob. Mali yun. Hindi yung wisdom. Hindi ka magkakaroon ng wisdom doon. Malalasing ka lang, pero pag gising mo, andun pa rin yung sakit. Tandaan mo, sabi ni Jesus Christ, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa'yo. Yung katotohanan, hindi ka niya na mahal. Kapag hindi mo tanggapin yun, hindi ka makakalaya. Pero pag tinanggap mo na wala na talaga kayo, makakalaya ka. Amen. Grabe lakas ng amen ni brother, oh. Ano pa? Wisdom comes to those who dig it out the Bible. Kaya kung gusto mo magkaroon ka ng dunong, mag-Sunday school ka, makinig ka ng Bible teaching, mag-take notes ka, magbasa ka ng Bible, gawin mo lahat. Pag Bible, maging excited ka. Pag preaching, baka sabihin mo kasi, uy, anong gagawin natin? Ang haba. Kailangan natin ng wisdom ng Panginoon. Bakit? Kasi ang ikli ng kantahan, iklian natin yung preaching. Tapos may magreklamo naman. Ang haba ng kantahan, habaan natin yung preaching. Diba? Ang gulo eh. Now, we need to dig it out the Bible. Dig it out of the Bible. Amen. Para magkaroon tayo ng dunong ng Panginoon. Letter E, last but not the least, wisdom comes to those who had parents who disciplined them. Kaya nga, yung nanay tatay mo, hindi man yan marunong sa Excel, sa mic, sa MMS, sa PPT, sa internet, sa online schooling, they know life better than you. Makinig ka sa kanila kahit unbeliever sila. Kasi hindi kanila i-go astray. No? Anak, mag-save ka. Makinig ka. Anak, huwag ganyan. Anak, huwag ganyan. Magpa-disiplina ka. Gusto mong matuto, magpa-disiplina ka. Third thing is, we should pray for His wisdom. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng karunungan ng Panginoon. Anong pipiliin mo? Manalo ka sa loto ng $1 billion o magkaroon ka ng karunungan mula sa Diyos? Meron akong kakilala ganyan. Tinanong siya ng Diyos, anong gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Diba? Sabi ng Panginoon, dahil hindi ka nang hingi ng yaman, dahil hindi ka nang hingi ng kung ano-ano, okay, dahil karunungan ang ibibigay mo, bibigyan kita ng karunungan. Si Haring Solomon, di ba? Paano napatunayan yung karunungan ni Haring Solomon? May dalawang nanay, nag-away, nag-agawan sa baby. O sige, patayin natin yung baby, atihin natin. Sabi ng totoong nanay, ay sige, ibigay mo na lang sa kanya. Di ba? Sabi ng nanay, ibigay mo sa kanya. Siya yung totoong nanay. Di ba? Ang galing, no? Nungulaan mo yun. Ang galing mo, Haring Solomon. Lupit. Kaya, we need to pray for His wisdom. Last but not the least, we should conduct our lives according to His wisdom. The revealed will of God, His wisdom is in here, mga kapatid. Okay? Huwag tayong mamuhay, sorry for the word, huwag tayong mamuhay ng eengot-engot. Tandaan mo, tama ba yan? Mali ba yan? Pag mali, ang mali ay laging mali. Ang paninigarilyo ay laging mali. Ang pagsusugal ay laging mali. Ang pagtataya sa ending ay laging mali. Ang pagweweteng ay laging mali. Ang umibig sa maling tao ay laging mali. Birang nasama pa. Ang pagiging late sa church ay laging mali. Huwag mong i-justify. Aminin mo, ang paghindi pagbabasa ng Bible ay laging mali. Amen. Ang mali ay laging mali. Ang mali ay never naging tama. Amen. Ang tama ay laging tama at ang tama ay never magiging mali. We need to conduct our life
according to the wisdom that God gave to us. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa napag-aralan po namin ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, ng inyong karunungan, ang inyong dunong na bigyan niyo po kami, Panginoon, sapagkat mahirap pong mabuhay sa mundong ito kung hindi niyo kami gagabayan at hindi niyo kami bibigyan ng wisdom. Lord, salamat po sa wisdom na binigay niyo sa amin itong mga nakaraang linggo, nakaraang araw, nakaraang minuto, nakaraang oras. Sapagkat kung hindi niyo po kami bibigyan ng inyong dunong, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kami pupulutin. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy niyo po kami bigyan niya ng inyong wisdom, makapagkumbaba po kami sa inyong harapan. Kami po, Panginoon, ay hanapin magbasa ng Biblia at yung kalooban niyo po ay yun po ang aming gawin. Panginoon, salamat po sa mga kapatid na naririto, na ganun din sa mga kapatid namin na sa online. Panginoon, bless them, O Lord. At sa amin din pong Sunday School offering, pagpalain niyo po, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin sa inyong luwain. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mag-break po tayo ng 3 minutes. You can go to CR, pero mag-offering muna tayo. Ito po, offering bag. Ito po, and then after the offering, we can have our 3 minutes break. Go to CR, drinks, at mag-umpisa na po tayo.